Magandang araw sa inyo mga parekoy. So nandito na naman tayo ngayon para magbigay ng isang video tutorial tungkol sa ating mga piston at saka oil rings. So ang video tutorial na ito mga parekoy ay pag-uusapan natin dito kung ano nga ba ang mga gamit ng ating piston ring. Ano ang mangyayari kapag nasisira yung ating piston ring? Ano ang mangyayari mga parekoy pag nawalan ng clearance dito sa ating piston ring? At syempre, pag-usapan din natin kung paano ito ikabit sa ating mga piston at saka ano ang mga order nito sa kanyang pagkakabit. So, unang-una mga parekoy, kailangan nating i-familiarize yung mukha ng ating piston ring, kung ano nga ba ang mga bahagi nito, lalong-lalo na dito sa kanyang ring and gap. So, dito sa may putol sa bahagi ng ating piston ring mga parekoy, kung saan ito yung hinahatak natin para may pasok siya sa ating piston. So ayan, mapapansin nyo mga parekoy, may mga markings dyan, at syempre isa din yan sa ibabahagi ko sa inyo kung ano nga ba ang mga gamit ng mga markings na yan at anong kanilang mga tulong. So dito mga parekoy, sa bandang kaliwa ng putol ng ating piston ring ay ang tinatawag natin or isang guide sa attaching order number ng piston ring. So dito mga parekoy, siya ang nagko-correspond sa ring groove or sa face ng ating piston ring, kung gaano nga ba ito kakapal, gaano ang kanyang design mga parekoy sa kanyang pagkakakabit dito sa ating piston. So dito naman sa kanang bahagi mga parekoy ay tinatawag natin itong chrome plated symbol. So bakit may mga piston ring na may ganitong sign mga parekoy? Since ito yung nagbibigay ng guide sa atin, dahil iba't ibang design yung ating piston ring, kung gaano ang kanyang pagkakabuild, ano ang kanyang karakteristik bilang isang piston ring. So may mga design kasi mga parekoy, may pangapalatandaan tayo na yung kunyari yung chrome plated symbol ng ating piston ring ay hindi siya pwedeng gamitin sa chrome plated din na cylinder liner. So bawal yan mga parekoy, baka nga same yung kanilang karakteristik, so sa kanilang pag-akyat baba ng ating piston ring is posibleng magkakagasgasan na rin sila. So dito naman sa pababa, sa kaliwang bahagi mga parekoy, is yung ating tinatawag na maker symbol. So siguro ito yung may-ari ng mga piston ring na ito, ano ang kanilang design, ano ang kanilang pangalan ng kanilang piston ring. So yan yung tinatawag na maker symbol. So ngayong alam nyo na mga parekoy yung bahagi ng ating piston ring, ay dito naman tayo sa actual na itsura ng ating piston, tsaka piston ring, at tsaka ng ating cylinder liner. So unang-una mga parekoy, mapapansin nyo kagad na yung ating piston sa pinakagitnang bahagi ng ating diagram. So dito naman sa itaas ay syempre yung ating tinatawag na combustion chamber. So yung combustion chamber mga parekoy, diyan yun sumasabog yung ating tinatawag natin na reaction or yung ating chain reaction mga parekoy, dahil sa fuel, air at saka sa temperature ng hangin na rin sa kanyang compression stroke. So syempre di mawawala mga parekoy yung ating piston ring. So sa kaalaman na rin ng lahat mga parekoy, yung ating piston at saka sa ating cylinder liner is merong gap yan. So pwede yung i-calculate kung gaano kalayo yung kanyang gap or clearance. So dito pa lang sa diagram mga parekoy, mapapansin nyo na si piston at saka si cylinder liner or si cylinder wall natin ay may clearance. So yung nagkakabit sa kanila, nagbibigay sa kanila ng dikitan is sa pamamagitan lamang ni piston ring. So isa din yan sa gamit ni piston ring mga parekoy, at syempre i-discuss pa natin yan mamaya, yung buong gamit ng ating piston ring. So ayan na nga mga parekoy, si cylinder liner or si cylinder wall, yung cylindrical na bahagi ng ating makina mga parekoy, kung saan nag-akyat at pababa si piston from top dead center to bottom dead center or bottom dead center to top dead center. So syempre andyan din si piston rod na nagbibigay ng yan yung connection ng ating crankshaft at saka ang ating piston, kung saan pag power stroke yan ay matutulak para mapaikot niya yung ating crankshaft. So dito na nga tayo mga parekoy, si piston at saka si cylinder liner, gaya ng sinasabi ko kanina, is mayroong clearance. So mapapansin nyo yan mga parekoy,
na may clearance nga at syempre si piston ring lang yung nagbibigay sa kanila ng agwat. So di pwedeng magka diretsuhan yan mga parekoy na si piston is diretsong mag-i-slide kay cylinder liner kasi iinit yan mga parekoy. At syempre hindi yan design na si piston ay magkagasgasan siya papunta sa ating liner. So dito napapasok yung ating tinatawag na mga piston ring. So eto na nga mga parekoy, pag-usapan na natin kung ano nga ba ang mga gamit ng ating piston ring dito sa ating makina. So unang-una mga parekoy, yung ating piston ring kagaya ng sinasabi ko kanina is yung clearance ng piston at saka ng ating cylinder wall or cylinder liner. So mapapansin nyo naman mga parekoy na yung ating piston dito ay may gap or clearance yan na pwede nating i-calculate or i-compute depende sa manual ng ating makina kung ilan yung kanyang clearance. So kasunod naman mga parekoy is yung ating tinatawag na maximum compression. So kung mayroong maximum compression mga parekoy, pag hindi natin ito na-achieve, ang magiging resulta naman is loss compression. So ayun na nga mga parekoy, sa ating compression stroke from bottom dead center to top dead center yan, at dito naman is bottom dead center. So from bottom dead center aakyat si piston, syempre andyan yung ating mga piston ring. So ngayon pag dihado yung ating piston ring, may bali dyan, syempre may bali or di kaya busted na or wala na siya sa ayos, is nagkakagasgasan na nga siya. So kailangan siyang palitan. So kapag hindi ito napalitan mga parekoy, patuloy yung andar ng ating makina, is magkakaroon tayo ng loss compression. So kapag bago naman, is ma-achieve natin yung maximum compression natin. So dito naman sa ating maximum pressure, so kung kanina is compression yung pinag-uusapan natin, so ngayon naman is yung ating power stroke. So sa ating power stroke mga parekoy, syempre magkakaroon ng combustion mga parekoy dito sa ating combustion chamber, since nandoon na nga yung ating tinatawag na chain reaction para mabuo yung apoy. So kung sakaling basag or bali yung ating mga piston ring dito mga parekoy, ay magkakaroon tayo ng tinatawag na blow-by or blow-by gases. So since combustion yung ating pinag-uusapan dito mga parekoy or power stroke, syempre nasusunog yan yung ating hangin at saka yung ating diesel mga parekoy sa loob. So magkakaroon na ng pressure dito. So itutulak na niya yung piston pababa para sa kanyang power stroke. So kapag sira mga parekoy yung ating piston ring, basag yung ating piston ring, ang mangyayari is lulusot yung ating mga combustion gases mga parekoy pababa dito sa ating crankcase. So tinatawag natin yung blow-by gases. So kapag mga sira yan. So kapag tama naman yung ating bago or tama yung ating piston ring, is ma-achieve natin yung maximum pressure. At kapag mga sira naman, papasok yung combustion gases sa baba na tinatawag nating blow-by gases. So next naman parekoy is yung ating lubrication through piston, since galing sa piston yung lubrication ng sample natin mga parekoy. So eto ngayon yung ating tinatawag na mga oil ring. So mapapansin nyo mga parekoy, isla lang yung mga piston ring kung saan may mga butas, since yung mga itaas na bahagi na yan mga parekoy is yung ating top compression ring, second compression ring, scraper ring, at dito naman sa baba mga parekoy is yung ating tinatawag na oil ring. So dito mga parekoy, si oil ring yung nagbibigay ng lubrication sa ating cylinder liner at dito sa ating mga piston ring. So may iba't ibang klase ng lubrication mga parekoy, merong piston type galing sa piston, meron ding splash type, at meron ding telescopic type mga parekoy. So ito yung ating piston type mga parekoy, kung saan yung ating langis ay dumadaan sa connecting rod, diretso yan mga parekoy sa ating piston kung saan nagbibigay yan ng lubrication mga parekoy dito sa ating cylinder liner at saka sa ating tinatawag na piston ring. So para hindi uminit, hindi siya diretsong metal to metal yung kanyang pagkaka-slide mga parekoy from top dead center to bottom dead center. So ganun na nga mga parekoy, ang gamit rin ng ating piston ring is yung ating heat transfer. So alam natin mga parekoy, sa power stroke nandyan yung combustion natin, yung apoy na tinatawag para mabuo yung reaction, andyan si combustion gases. So alam natin na kapag metal na
subject siya, sa apoy is iinit yan. So lahat ng klase ng metal is iinit. At alam din natin na sa loob ng ating makina is purely metal sila, mga parekoy. So dito si cylinder liner is mayroong cooling yan. So ibig sabihin may fresh water cooling or tinatawag nating jacket water cooling. So may iba, pag malalaking makina sa barko, mga parekoy, yung makaluma is diretsyong sea water. So ngayon mga bago is galing na sa fresh water. So may cooling yung ating liner, si piston naman is wala. So sa madaling sabi, direct from cooling yung ating cylinder liner, si piston is nagdidepende siya sa ating cylinder liner. So paano natin ma-achieve yung heat transfer, mga parekoy, na yung init sa ating piston is ma-transfer niya dito sa ating cylinder liner, nang sa ganon ay mabawas-bawasan yung kanyang init, so sa tulong ng ating piston ring. So yan yung kanyang isang gamit na rin ng ating piston ring, is yung mag-heat transfer from piston to cylinder liner, nang sa ganon ay mabawasan ng init yung ating piston. Since walang cooling yung ating piston, pwede na lang, mga parekoy, yung ating lubrication is nagbibigay rin yan ng kaunting tinatawag natin na cooling. So kaunti lang yan. So sa tulong ng heat transfer is makakatulong itong mabawasan yung init, since may cooling nga yung ating cylinder liner. So sa puntong ito, mga parekoy, ay pag-uusapan na natin yung huling content natin dito sa topic na ito, is paano nga ba ito ikabit sa ating piston. So dito, mga parekoy, maggagawa na lang tayo ng diagram, since wala tayong actual na piston dito ngayon. Since ganito din naman ang ginagawa natin sa actual, so gagawa din tayo ng diagram para dire-diretso yung ating trabaho at hindi tayo malilito sa tulong ng ating diagram. So ito ay isang example, mga parekoy. So ayan, since limang piston yung ating nahawakan ngayon, isang set ng piston dito sa ating isang set ng piston ring dito sa ating piston na example na ito, is mayroon tayong limang bahagi. So dito, mga parekoy, kung mapapansin nyo, may limang numero kung sinulat dyan. Ibig sabihin na kapag example number 1 natin, is dyan natin ilalagay yung tinatawag nating ring and gap, or yung parang may putol. So hahanapin natin ngayon, mga parekoy, yung mga putol nito. So titingnan natin yung kanyang attaching number order, kung mapapansin nyo sa unang diniscuss natin kanina dito sa kaliwang bahagi. So ayan, attaching number order. Ngunit bago natin yan ikabit, mga parekoy, ay kailangan muna nating maintindihan itong ating piston pin hole, kasi nga dapat dito tayo nakaharap, mga parekoy, sa ating liner na position na ito, kung saan dapat nakaganito, pakaliwa tayo, mga parekoy, sa arrow na yan. So dapat ganyan yung kanyang arrangement. So ito, mga parekoy, si number 5, since andyan si number 5 sa kanang bahagi, mga parekoy, is ganyan yung kanyang pagkakabit. So ibig sabihin yung kanyang ring and gap ay nang doon sa kanyang number 5. So dito naman sa bahagi na ito, mga parekoy, ay mapapansin nyo yung, na ang oil ring na ito ay may tinatawag na coil expansion. So syempre napuputol din yan, mga parekoy, meron din yung ring and gap. So ang pagkakabit nito, mga parekoy, ay dapat sa ganitong pamamaraan, kung saan yung ating coil expansion ay respectively naka-alternate siya dito sa ring and gap ng ating piston ring. So ayan, mga parekoy, para maiwasan natin yung kanyang pagkakalas, mga parekoy. So next naman is si number 3, kung makikita nyo, mga parekoy. So ayan, number 3, meron yung R3. So ibig sabihin siya yung pangatlo sa bilang natin, mga parekoy, dahil nga yung ating piston ring na ito is mayroon siyang attaching number order. So napakadali lang, sundin mo lang yung kanyang attaching number order, mga parekoy. So dito naman, mga parekoy, si second compression ring natin is si number 2, at saka dito sa pinakataas natin si R1, or si ring number 1 is yung ating top compression ring. So ayan na nga, mga parekoy, yung tamang pagkakabit or pagkasunod-sunod ng ating piston ring sa ating piston, mga parekoy, para maiwasan natin yung pagkakaroon natin ng loss compression at saka sa tinatawag natin na blow by gas. So maaari nga, mga parekoy, or maaari na makapasok man dito yung ating hangin pababa, mga parekoy, sa ating compression stroke, is hindi pa rin siya makakalusot sa pangalawang
compression ring natin since nasa kabila yung kanyang ring and gap. So iwasan natin mga parekoy na magkakasunod-sunod yung pagkakakabit nito at kailangan nating sundin itong ating pattern para maiwasan natin yung loss compression at saka yung blow by gas. So yan mga parekoy yung tamang pagkakabit ng ating piston ring sa ating mga piston. So ito yung pattern mga parekoy na dapat nating sundin para maiwasan natin yung mga bagay na hindi natin inaasahan sa ating mga makina. So hanggang dito na lang ako mga parekoy, naway marami kayong natutunan sa video tutorial natin ngayon. At syempre kung may karagdagan kayong impormasyon tungkol sa mga piston ring mga parekoy ay pwede niyong idagdag sa ating comment section. At syempre kung may gusto kayong ipa-content dito ay mag-comment na rin kayo dyan mga parekoy. So maraming salamat sa panonood ninyo mga parekoy. God bless sa inyo dyan. Ingat palagi and peace.